So, kwento ko ngayon yung story ng bike story nung bike fit journey ko na nagsimula nung 2020. So nung 2020, kakatapos ko lang mabudol. Teka. Morning. So, kakatapos ko lang mabudol noon. Mga galing kami Sierra Madre. Naalala ko si Papa Dong yun eh. So sabi niya, 3 months na nga raw ako nagbabike, so pwede na ako mag-Sierra Madre. So long story short, sobrang nabugbog ko dun sa ride na yon. Naghanap ngayon ako sa internet ng pwedeng makatulong sa akin sa cycling. So lumabas nga yung pangalan ni Coach Leon. Yun yung actually goal ko dati, para hindi ako mabudol. Nag-try ako maghanap ng cycling coach na makatulong nga sa akin na medyo lumakas sa ahon. So, maahon kami ngayon dito sa Green Meadows. Naisip ko noon, 2020, sabi ko, hanap ako ng coach na makatulong sa akin. So, nung pagdating ko dun sa kanya, actually, sabi niya sa akin, nag-fit naman daw yung bike. Hindi na kailangan na i-bike fit. Pero meron siyang isang program. Ayun, andito na tayo ngayon sa Circle Verde, mga titos. Imi-meet na natin si Coach Cruz. Ito na yung biomechanics tuning na gagawin natin. So basically parang i-correct niya yung posture, yung tamang pagpatsyak, actually yung the whole efficiency nung style ko ng pagbabike, i-correct niya. Or kung kailangan improve or kailangan baguhin, yung mga ganun. Meron siyang isang tinatawag na parang sort of parang program na kasama na yung bike fit, posture correction sa cycling. Actually ano yun eh, parang time trial tsaka climbing, magko-concentrate kayo doon. And then ang tawag niya ron, biomechanical tuning. So yun, nasawa ko, mabilis ah. So pagdating ko doon, actually dahil sobrang newbie ko talaga, hindi ko na-expect na yung ituturo niya sa akin is all about correcting yung posture ko sa bike. And honestly, I think parang sobrang newbie ko pa para dun sa program ni Coach Leon, kasi ang daming mga terms na hindi ko pa alam. Knees together. Good. Just lifting up. Perfect. Oh man, good. I'm telling you, this is perfect, okay? This is what you're gonna do. Just keep that steady. So, I'm gonna... This elbow should almost hit your knee. Okay. This one I'm gonna counter, huh? When I say sprint, push down, lift up, knees together. And then counter this up towards your face. Ready? Set. Go, go, go. Push down the 5. Don't move around. 4. 3. 2. Done. Recover. How do you recover? Stay. Just like that. Yan. But still, stay on the aero bar. Good. That's it. The only time I push it down is when you need to apply power. But, sige. Ganyan pa. Yan. Ganyan lang ha. More. Yan, ganyan lang ha. Your target is to keep your knees together and your elbows together. Yan. Okay, on my cue. Here we go. Move forward to the saddle. Ready. Lift it up. Set. Go. 5. 4. 3. 2. Done. Recover.
you realize you can now produce more torque on the fork. Your number one. Reminder, always hands together. This is your number one problem, okay? You feel the rate of recovery is a lot faster compared to before. Yeah. And you always hold here when you're on the flats. Right. You'll see the difference now, more here in the edge. Yeah. Right. You lose the power from the core. So we, instead of us using our quads all the time, which we used to do, yeah. Go ahead. We don't use the quads. We only use them on special moments. This one you open. So, yun ang napansin ko, na parang sobrang newbie ko para maintindihan yung mga terms na sinasabi sa akin or tinuturo sa akin ni Coach Leanne during that time. Ultimo yung clipless pedals o yung cleats, hindi ko nga alam kung ano yun eh. So, first time ko rin natutunan sa kanya yun. So, ang mga talagang natutunan ko kay Coach Leanne is yung mga tipong paano gamitin lahat ng muscles sa legs mo. Yung parang hindi ilang lahat, kailangan puro push, kailangan nagpo-pull ka, yun. Yung mga ganun, natutunan ko talaga sa kanya yun, nagamit ko naman yung knowledge na yun. Pero in practice, hindi rin masyado. Explain ko later. Oh, explain ko lang yung bakit hindi ko masyadong na utilize yung mga naituro ni Coach Leanne. Well, in theory, nagagawa ko naman siya sa isip ko. Pero syempre, kapag nagra-ride ka, hindi mo naman nakikita yung sarili mo, 'di ba? So, I think lang, in my opinion, sana naging mas pinili ko yung isang program. Dalawa kasi yung program niya eh. Yung isang program niya, yung 1 hour to 2 hours na session is around 11,000. So syempre, obviously, yun yung pipiliin ko, di ba? Yun ang mas pipiliin ko kasi mas mura. Pero hindi ko naisip kasi dun sa 11,000 ang kasama lang sa kanya session about biomechanics, yung theory about it, tapos yung syempre may konting actual kasi 2 hours lang siya. Yung isang session niya naman, yung around, if I'm not mistaken, around 20,000 na yun eh. Around 20 to 22,000 pesos. Yun, kasama na yung program na makikiride ka sa kanya. Na makikita ka niya talaga in the wild, kumbaga. Kung paano ka magpedal, paano yung posture mo sa bike, mas makokorrect niya doon. So, parang sa akin, sana ang pinili ko, pero kasi ang mahal eh, 22,000. Sana, well, yun nga, yun ang catch doon, sobrang mahal for me. Nag-offer naman si Coach Lea na after yung session namin, maikiride ako sa kanya, pero bayad ako ng 500 pesos. So, hindi ko na rin nagawa yun kasi, syempre, syempre pupunta ka pa dun sa lugar niya. Tapos syempre busy rin ako, hindi ko na nagawa. Ayun. So siguro kung uulitin ko yung experience ko, yung kung nagpa-bike fit ako kay Coach Leanne, siguro hindi muna, siguro kung babalik ako 2020, siguro nag-antay muna ako ng at least a year cycling experience bago ako pumunta sa kanya. Opinion ko lang yon. Bakit? Kasi feeling ko hilaw na hilaw talaga ako. Parang hindi ko naman naiintindihan yung cycling. Parang hindi ko pa masyadong naiintindihan yung katawan ko sa bike. Yung parang yung feeling mo na eto talaga yung problema sa akin, eto yung kailangan ko. Kumbaga, hindi pa ganun ka solid yung goal ko nung pumunta ako sa kanya. Siguro kung ang goal ko back then is siguro mas kumarera or mag time trial or yun nga, kumarera.
siguro mas bagay sa akin dun sa 2020. Pero parang mali rin yung iniisip kong mangyayari sa akin after ng bike fitting. So, kumbaga, kung may babaguhin ako, siguro sana nag-antay muna ako a few months. Yung talagang alam ko na yung nangyayari sa bike ko, nangyayari sa katawan ko, and yung expectations ko kung ano yung biomechanical tuning na sinasabi nila. So, yun. Yung asawa ko. Ganda ng forma. Ayun. Madagdag ko lang. Siguro mas naging masulit yung session ko kay Coach Leanne. Kung talagang nagkaroon kami ng mga rides together. Kasi yun nga, pag nagra-ride ako, syempre tatry kong ayusin yung posture ko based dun sa tinuro niya. Pero wala namang nagko-correct. Parang hindi ko na maalam kung ano yung tsura ko while riding the bike or kung tama pa ba yung mga ginagawa ko based dun sa mga tinuro niya. Parang sa jiu-jitsu, di ba? Parang kailangan naming ulit-ulitin yung mga moves o yung steps para makabisado namin, especially yung posture namin while doing the jiu-jitsu move. Parang yun ang nawala, parang yun ang kulang. So, yun. Kung uulitin ko ulit yun, siguro kailangan talaga siya program na parang mabuild mo yung habit kung tama man yung posture mo o hindi. Woo! So fast forward 2023, this year, na-injure naman ako sa basketball dahil yung tuhod ko bumigay. So nagsuggest si Joel, dito Joel, na magpa-bike fit ako para nga medyo maingatan yung tuhod ko. At sinuggest niya si Sir Mito. Okay. Bago namin pag-usapan si Sir Mito, ahon muna. Ahon sa Ultra. So, yun nga, si Tito Joel yung nagsabi sa akin na pa-bike fit ako kay Sir Mito. Kasi nga, nawala rin yung sakit niya sa tuhod after niyang pa-bike fit kay Sir Nito. So ayun, so ang fee pala ni Sir Nito kung sa Los Baños niyo gagawin is around 4-5, pero meron pa yung mga physical assessment. So I think physical assessment sa kanya 2-5, so 4-5 plus 2-5 is 7. Tapos syempre kung merong ilalagay kang insole dun sa sapatos mo, syempre babayaran mo rin yun. So siguro kung pupunta kayo dun, expect nyo na at least mga 10,000 din ang aabutin on an average kung swerte ka at walang papalitan sa bike mo or walang ilalagay sa sapatos mo. Pero yun yung range. Ahon! Ayan, so nandito kami ngayon sa studio ni Sir Mito dito sa Los Baños. Tapos actually 5 PM ako na susunod. So yun nga, ang reason ko talaga kaya nagpa-bike fit ako is kasi nga dahil nagkaroon ako ng injury, gusto ko sana na medyo maging friendly sa tuhod ko yung bike fit ko. Kasi right now ako lang yung nag-aayos eh, pero napansin ko na yung right knee ko, hindi ko alam minsan kung nasusobra na ba siya. So I think it's about time na konsulta ako sa professional. So yun nga, so si
Sir Mito, kinontak ko at nagkaroon tayo ng schedule. So, hintay lang natin siya. Kasi sabi niya yung method niya of bike fitting nakasalalay talaga dun sa sapatos sa paa. So sabi niya kung mali raw yung pagkaka-fit sa paa pati yung saddle height tsaka yung reach mo dun sa handlebars or sa drop bars mag-iiba na, so hindi na tuloy. So pinaliwanag niya naman sa akin, yun ang explanation niya kaya hindi niya tinuloy yung bike fitting. Whew!
advice niya, actually yung bumili ako ng sapatos. Kasi yung ginagamit ko ngayon pang MTB. So sabi niya para mas ma-adjust niya raw, kailangan niya ng road bike. Merong kasi yung sa road bike, kunyari gusto niyang i-extend or maglagay ng adapter dun sa sapatos, meron siya for road bikes. Limited kasi kapag MTB na eh. Kasi nga yung kung paano kinakabit yung MTB na cleats iba sa road bike. So sabi niya, bili ka na lang ng pedal tsaka shoes na size 43 or 43, kasi hindi talaga kasi yung 42 sa akin. So ang current size shoes ko is 44. Ang gusto ni Sir Mito is 43. So ang nangyari, parang wala na, honestly wala akong budget for to buy yung mga sapatos, yung sapatos sa new shoes na road bike tsaka pedals. Kasi alam mo naman, medyo may kamahalan yung mga yon. So hindi natuloy yung pagbalik ko kay Sir Mito. So naghanap ako ng ibang bike fitter. Actually nag-research na ako dati. So binalikan ko lang yung inbox ko, yung email ko or sa messenger ko, lahat ng mga bike fitters na pwedeng mag-bike fit sa akin. Someone na parang magagawa naman yung gusto kong mangyari. And yung talagang para sa katawan ko. So ang goal ko lang naman kasi para dito sa bike fitting ko na to, yung last bike fitting na session, is parang ma-protect lang yung knee, yung right knee ko na na-injure. So yun lang naman, ganun kasimple. Parang gusto ko lang malaman kung ideal ba yung positioning ko ngayon sa bike para sa injured knee ko. Ganun lang siya kasimple. So nung naghahanap ako nung bike fitter nga, nakita ko ulit yung Retool dito lang sa may Quezon City, si Tito Mike yung bike fitter doon. So yun, pumunta ako sa kanya, tapos pinaliwanag nga niya sa akin kung ano yung ginagawa niya. And uy, kala ako accident, buti na lang hindi. So, sabi nga sa akin ni Tito Mike, yung Retool nga is parang to aid him. Actually, kailangan pa rin ng tulong ng bike fitter eh, para mas maging maganda yung fit or mas maging ideal para dun sa client or sa cyclist. Tapos makakatulong din yun syempre para explain sa client kung ano ba yung in-adjust, di ba? Parang at least scientifically merong data to prove kung anong in-adjust sa'yo at bakit. Ngayon explain ko yun doon sa video. So abot pa ba ang toes when you reach down? Hindi masyado. It's fine, let's see up to where. Okay, halos ano yan. There's no limitation pa rin. Isang number, it's a range. So, ano naman doon? Kasi typical cleat stacker is about 3 millimeters. So, lalampas ka na naman. And you just keep on adjusting and adjusting. So, in cases like this, I don't put a cleat stacker if I'm not supposed to. And ang gagawin ko na lang is to make sure that both left and right sides are within range. Okay. Kasi ano naman yan eh. Since wide naman siya, we're looking at probably about a 10 degree allowance. Okay, so tatlong beses. So ang una ko, titinasin ko yung numbers. Practice na yan. So yung baba muna, yung baba. Yan. So relax muna. So ang una ko titinan is yung stability. What? How stable the foot is. What direction the knee prefers to go. How wobbly it gets. How gingerly you put weight on it. Yan yung stability.
okay? If there's any indication of pain, just stop. Okay. Okay? Let's start with your left leg. Yun yung not injured, di ba? Eto, yeah. Yung left. Sige, let's do your left first. Okay, go down. Arms on the side. Okay, one, up. Two. And three. Okay, sige. Let's do the right. So, ito, kung may sumakit, just stop. Oh, yeah, ganyan na lang talaga siya. Pag gano'n, anything lower than that, sumasakit. Mm. Tapos, if you try to push your... Kasi ginawa mo this time... Parang wala pa siyang... Lakas. Lakas masyado eh. Okay, okay. When was the injury again? When did it happen? 2 months ago. 2 months ago. So, lalo ka pa sa... It needs more active recovery. Mm. PT? Meron ako mga pinapagawaan. May mga exercises, yeah. Tuloy mo lang siya. Yeah. No, kasi difference, one thing nakita ko kagad on your left, you were able to do this. Leg behind. Nung sinabi kong right, it was in front. Yeah. So you were trying to establish more balance and probably less yung, okay, yung weight na nararamdaman. So again, it's still an injured knee. Okay, huwag mong kwersahin pa masyado. Yeah. No? Sige. We'll make sure na lang once on your on the bike, no, na we again we hit the right range. Pero if there's any discomfort, we'll see naman how far we have to go. Yeah. If there's any discomfort, just let me know so I can tell you how to refer. Okay. So iyan natin. Kumbaga, sasabay natin sa therapy mo yung pag-build up to where you're supposed to be. Just don't do any crazy. Okay. I mean, iwas ka muna sa mga pupukan, iwas ka muna sa ahon. Just do your cardio. Yeah. Light, nothing loaded, okay, para hindi makuwersa yung tuhod, para mag-recuperate siya faster. Yeah. Okay. Ideally, when we place cleats, we center the center of the cleat doon sa may third metatarsal, which is a few millimeters behind the big bone. No? Dito. The importance or yung advantage kasi when you put it there, doon sa ilalim ng 5 metatarsals, no? Kasi the center of your cleat is exactly what is across the spindle. No? And since buto yan sa ilalim, I mean, pag kinapa mo yung base ng foot mo, doon ka lang makakaramdam ng buto. Oh, ito. Literally, di ba? May buto dyan. So imagine, your spindle here, yeah, yung buto dyan, less flex. Versus putting it here or here. Pag sa may toe area, gumaganyan yung toe kasi nagbe-bend yung toes natin. If you put it here, then yes, there's some flex. And it's basically longer. No? So imagine your cleats here. So ito yung current position mo, naka-recess siya, di ba? Pag forward yung cleats, the shoe goes this way, mm, and it becomes longer. Yeah. Diba, the longer the lever, the more torque. Uh-oh. So, if you do a lot of sprinting time, this is probably the best position for your foot. Kasi mas marami kang torque. Nasa may metatarsals. Okay, kapag sprinting. Sprinting, climbing, yeah, okay, you wanna power down. Okay. Dyan, okay. No? Okay, so when do I... Pero ang disadvantage naman yan, since it's long, there's a possibility na malikot yung heel mo. Malikot yung heel. So it's just like parang a building, di ba? Skyscraper. Yeah. Di ba? May earthquake, there's more lateral movement here than here. Mm-hmm. Di ba? But when it shakes like this, ito laki dito. Oh. Versus here, somewhere in the middle, it's less. Meron at meron, pero less. Okay. Okay? So, yun yung one of the disadvantages. And since meron kang iniinda nga rin sa tuhod mo, it was also causing you some foot instability. Mm. So this would probably be the best place for you right now. Alright. No? Less torque, pero less likot. Alright. No? Pero before you adjust, sabi mo you adjusted this yourself. In-adjust. Nasaan yung pwesto niya dati? Gitna. Gitna lang. Gitna lang nito. Yeah. So it's slightly behind the, probably right below the the fifth metatarsal, which is yung small bone. Mm. Which is quite okay. No, pero sabi mo nga, it relieved the left. I'm sorry, the right. Right. Na-relieve siya. Which is dapat naman. No? Sige, so we'll keep the placement of the cleats muna as it is. No? We don't want to change it and then habang nagre-recover ka. Yeah. And also, the only time or the times that I put it here na lesser yung lever, yeah, is if you're doing dua, doing tri, mm-hmm, foot plus foot instability or hip instability. Okay. Mas stable ka ng konti. It's like, example, imagine this is my pedal. I try to balance myself on the metatarsals. No?
So it's a little bit harder. Oh, okay. Yeah. Pero pag inabante mo lang siya ng konti, then you're more stable. More stable nga. Yeah. So yun ang hinahabol natin. Diba? There's more stability versus this. Yeah, yeah. Oh, yun nga eh. And usually, long distance cyclists need to be more stable. Kasi hindi ka naman magsisprint sa long distance. Oh. And that's your thing. Yeah. Diba? Last hit the pedal para makita mo na where you are and the center, where the center of your bike is. No? So once we've done that, and ask you to pedal again so I can get your baseline measurements. Mm-hmm. Yun ang magiging basis natin for kung saan tayo mag-a-adjust or need to adjust. Yeah. So first part of the adjustment will focus on your saddle position, which is critical also for your for your knee condition. No? Yeah. So, baka nga aabot pa tayo sa point na baka kailangan natin siyang maliin lang konti just to help the knee recover. Okay. No, but we'll see muna once we have the numbers. So things that you will adjust, of course, is saddle height, fore and aft, and angle ng saddle, no? So we have to get your knee extension correct, your knee flexion correct, your hip stability, and even yung heel range of motion mo, no? Yung ankle range of motion mo. So yun yung mga kailangan natin i-balance out, no? Okay, so once we dial in your saddle position, we'll work on now yung placement ng handlebars, no? Wala ka naman known issues dito, but we'll try to find the most comfortable. Kumbaga, kung meron pang igaganda to, ayusin natin. Alright. So, things that we will be looking at there is your back angle, your shoulder to wrist angle. Then, we can also do a measurement here kung para makita ko lang yung back angle. Mm-hmm. And, kung may kailangan tayong adjust, we'll adjust. But, wala tayong numbers dito kasi yung numbers natin there are for triathlon. Okay. So, iba yung orientation. Yeah. This is really here for comfort. Oh, yeah. Long distance. Yun din yung ano ka talaga dito. Tapos yung cleat placement natin, I just aligned the cleats, no? And added one ball sa pajat. No, we keep that in mga for the stability. Okay. For stability. Wala mo na tayo process. Ano lang, basta if in the process, something hurts, although it's gonna be a super, it's gonna be a 1 hour pedaling session na on and off, on and off. Kapag mayroon lang something bothering you on the knee, let me know, right? Alright. Especially the right. Yeah, wait nga. No? Okay. Depende rin yung bottom. So, don't worry, wala namang ground yung natin since. Kala ko, may libreng pakuryente dito eh. So, Pop. Yung nakakabit dito sa may tuhod, wala. Walang benefit dun sa... Pop. Darth Vader. Oo. So, yun lang naman yung ano niya. Parang, yun yung parang distinct advantage niya. The fitter is not guessing. Oo, yun nga. And it saves us time. As well, no? So, parang hindi mo kailangan mag-hula. Yes. Walang ano tayo. Walang hula-hula. Walang hula. So, the ano rin, ang difference na talaga really, is what we do with the data. So there are times talaga na, of course, we'd like to get you where it's recommended. Kasi, with what? Maybe over 500,000 fits done with V-Pool. Yeah, kaya nga. No? Basically, yung data niya of what's right, yeah. Ina-apply lang naman nila. No? It's actually what we do with the data that matters. No? So just to give you an example, when I started 2018, siyempre, everything was just by the book. Everything was just by the book. Na kailangan numbers, numbers, dapat tama yung numbers. But then you go, progress, you work with more people. Na. Mas marami kang info na ako. Oo, parang it doesn't always work na basta kailangan yung tuhod mo ganyan. Oh, okay. Sometimes it doesn't work. Then we have to settle for something outside the box. But our goal is to get there. Alright. Alright, so, sige, you can start warming up. So, no need for us to do cardio work, no? So, we'll try to avoid na sobrang pagpawisan ka. So, we'll do about mga 70 RPM if possible. So, I'll let you know naman if, ano, you're doing 70. Faster. You can probably shift one gear lower faster here. Marami nag-i-enjoy dito sa next step natin for the simple reason na para pang nasa perya. Nice, maganda yung setup na to.
I was suspecting, maganda naman yung pwesto mo si Mike. It's well within range except nga sa kasi kanina mag-off itong position na to. But we'll see pa how we can further improve, no? Pero as it is, it's a good setup actually. Yung kapa mo. So that kind of gives you some relief na yun nga. It gives you some relief. Okay, it wasn't bad. Yung parang, naku, namin problema. Kaya pala. Yun nga eh. Okay, so the range that we're looking at, no, which is yung what greatly affects your knee, is the knee flexion and knee extension. It's pretty much, ano, it's pretty much symmetrical. It's 1 degree off, again, because of the leg length discrepancy. No, it's well within the range of 32 to 42 degrees. So you're a little bit on the upper third. Okay, no? Pasok pa. Parang pasok siya, no? But then again, now I'm thinking, kasi nga, because nga, we wanna lessen yung weight on the injured knee, no? Kasi diba, when you walk, there's pressure, so nagkakaroon siya ng tama, kaya sumasakit. Yeah, oo. No? The same goes when you push your pedal down, your quads actually push on your patella. Yun ang gusto nating bawasan, yung push niya on patella, just to minimize yung pag-push. Kasi yun yung magkukos ng sakit. Oo, yun yun. So I'm kind of tempted at this point in time to try to raise you a little bit better. Maybe 1 degree off or 1 degree difference can make the, ano. Again, this is all theoretical. No? So we'll see. Again, minor adjustment. Yeah. One, maybe 2-3 millimeters. Let's see how it pans out. No? And, but, sa saddle height yun. Sa saddle height siya. No? Ito yung isang gusto kong baguhin. No? Itong isang naliligaw na to, but if you look at the leg, makikita dito kung ano yung ligaw, no? Nag-iba yung color niya. Like, medyo ligaw siya, no? So I'll try to get you, I mean, let's see if I can try to get you within this range, no? So apparently that knee, what knee yan? The right knee. Right knee yan, no? Kasi it's the shorter leg, di ba? Okay. So it's a little short, so mas behind siya the spindle. So I'll try to move it as forward as I can. Okay. So ito, no, in cases na ganito, even if I put a spacer, it's not gonna account for this. Yeah. It's gonna account for this, but not this. This is a bit short, meaning to say your shoulder to wrist angle is a bit short. We should be around in the 80 para pag gumanon ka. Short to, short. Ah, short. Ano so, to, right or left? Both. Both. Both, no? So it's when you're on the hoods, here, yung angle nito. So here to here, it's a little bit short. So medyo ang itsura mo, medyo nakaganon ka. Okay. Ideally, you wanna push it a little longer. Para medyo may... So parang, parang instead of being in an angle na abrupt, you're changing your curve. Yung curve ng back mo, no? At saka yung sacrum mo. Well, yeah, nandito nga, shoulder to angle. Oo, no? Shoulder to angle. Oo, no? Let's see your pedal shoulder stroke. Shoulder angle to wrist. Okay, sa pedal stroke, may konting lateral movement sa knee. So again, it's one of those things na medyo lumalabas lang yung knee mo, a little bit outside range. So this is something that the footbed can, yung arch support can help address, but it's super minimal lang. Alright. No? Let's see by raising the saddle if it kinda also corrects this. Kasi like this one is just 1 degree out, one millimeter out, and the other one is 3 millimeters. So, sobrang liit lang nung lateral movement. Okay, okay. Alright? So kanina, no, yung stock stem natin was a 70, no? Yeah. And now I moved you first to an 80, then a 90, no? So yung sabi mo, parang the difference in the feeling sa'yo, parang hindi pa ganun ka-significant, no? Yeah. But if we're gonna base it on the data that we were able to collect, no? Your shoulder to wrist angle here is a little bit closer to where it's supposed to be. So idea. We tried the 100 rin partially, sabi mo may konting strain na, no? So we're putting that outside, yeah. Parang off the equation, no? Again, it's something na studio-wise, I would say this is better for you, but yung pinaka-determining factor niyan is once nagre-real world ride ka na agad. Yeah. And since you're tapering, medyo low intensity ang training mo ngayon because of your injury, yeah.
it's a good type to actually get used to it. Inisip ko rin, baka naman masyado lang ako nasanay. Yes, how long have you had the 70 stem? Tagal, lahat ng mga Odacs ko, halos ito yung gamit. Hindi, pero you started on this bike mga sometime 2020, correct? Oo, hindi naman. Actually, Batangas. Okay, so practically this year, so yeah, marami ka ng pinagdaanan dito. Adjustment-wise, no, to wrap up before we close the session, no. So, yung saddle natin, inayos lang natin. We wanted to, so we raised the saddle a few millimeters, like mga 3 millimeters. We tried 5, but there was a disconnect dun sa bottom ng pedal fork. So we reverted to 3. So the reason behind it is we don't want the quads pushing too much on the injured knee. Yeah. So inangat natin siya ng konti. And I also wanted to ensure na yung position ng knee natin over the foot position was better. That's why we also moved your saddle slightly forward. Konti-konti lang. Konti. The biggest adjustment... Yun, medyo na-relieve yung ano ko talaga yun. We also adjusted the tilt. Kaya, so binawasan natin kasi nga it's something na for us men and even women, it's uncomfortable. And for us men, it's worse kasi prostate natin ang involved. Yeah. Okay, so because we move this slightly forward, your reach now, your shoulder to wrist angle now became a little bit shorter. So parang, I was trying to explain kanina na it's like planking with your elbows too near sa'yo. Yeah. So medyo loaded siya, but if you stretch it a little bit forward, you last longer. Okay. That's the reason behind it. Okay, so oh nga. Natin siya. So hence we ended up with a 90 millimeter stem. So it's probably the first time you'll be on a 90 stem coming from a 70, which I felt that's a little bit too short for you. We adjusted the tilt just a little bit, parang just to spread out yung pressure sa actual pump. No? Alright. So again, this is the biggest adjustment. And I also noticed pala kanina that yung left shoulder mo has a tendency of going forward. Kaya nga eh. So sa basketball yan, mahilig kang mag-aaya. Alam na, napagalataan. Dito ka naman. Okay. No, but then again, at least now you identify. Nadadala pala na, galing sa basketball, mahilig ka mambala. Dala mo rin sa bike. Parang naghahalapin ng bawal. No. But it's a habit that's off, di ba? Oh. So you just have to be conscious now every time you ride to relax your shoulder. Alright. No? So yun. Kumunta tayo. And pati yung habit, actually pati yung habit sa bike, yung mga bad habits sa bike, like yung ginaganong ko yung braso ko lang, na-address ni Tito Mike. Kasi nga yung ano ko, shoulders ko, nagaganong ko palagi. Yung pala sa keyboard yun, pag nagtatrabaho ko. Pag nagtatrabaho na ganyan. So, isa yun dun sa mga na-solusyon na namin ni Tito Mike. Hindi ko na to. So, yung sa sapatos ko naman, ang suggestion ni Tito Mike, bumili ko nung insole para daw mas maging snug yung fit nung sapatos ko para mas efficient din yung pajak. Kasi pag nasa dulo na raw yung paa ko, pag nandiyan na, may konting nawawala yung force nung pajak. So, sabi niya makakatulong daw yung insole. So, ayun. So, na-address ko naman. Nakabili naman ako ng insole para dyan. Whew! Friendly. So, overall, yung ride ko ngayon, wala na yung sakit ng singit ko eh. Nagawa na ng paraan ni Tito Mike eh. Hindi na talaga siya sumasakit. So,
yung part niya, dati kasi sumasakit ito dun sa saddle ko ngayon, yung na ginagamit ko. So ngayon nawala na rin, na-relieve na rin yung pain. So, ahon. Gusto ko lang pala ipaalala na hindi naman kailangan talagang mag-bike fit unless talagang sobrang nananakit na yung mga katawan nyo. Iba-iba tayo ng dahilan bakit tayo nagba-bike fit. Pero kung masaya ka naman dun sa current setup mo sa bike, eh hindi naman kailangan. Pero kung katulad sa akin, meron kang injury, ganyan, teka, shift tayo. Ayan, ahon eh. Tapos, kung meron ka namang extra na budget para magpa-bike fit, tingin mo, mas makakatulong yun sa'yo. Kung naglo-long ride ka, medyo umiidad ka, kailangan mo ng protection ng yung mga tuhod mo. Well, I think, kailangan talaga yung bike fit para sa'yo. Pero kung hindi naman yun kakulungan sa'yo. Whew! Okay, so, kamusta naman yung pag-ahon ko after ng bike fit? Eto, mabagal pa rin. I woke up in